ganda po yung topic natin ngayon mm-hmm. kasi parang ano po eh, marami pong nagiging issue dito, yung tooth discoloration. Parang may mga myths, may myths and facts po dito na pag ba sinabi, Dok, na madilaw yung ngipin, matibay daw. Mm-hmm. Or pag maputi naman yung ngipin, yun daw matibay. Yun naman daw ang mahina. Opo. Ano po bang ayan, katotohanan? Dok, ito na nga. Diyan sa maputing simula tayo, simula na tayo, Dok. Dental pizza. Okay. Actually, ang mga kulay ng ngipin, may factor ang genetics. Hindi porket sinabing maputi o madilaw ay nagre-result na to kung matibay o mahina. So, una sa lahat, ang mga baby tooth, mas maputi talaga ang ngipin. At kapag tumubo na ang permanent tooth, mas madilaw na ito. So, it's with the same person. So, masasabi ba natin yun na mas matibay at mas mahina yung isa? So, meron ding naman mga tao na ang mga ngipin nila talagang mapuputi. Kasi part of genetics nila yon. Meron din naman na isang lahi sila na mga madidilaw yung ngipin. So, we couldn't say na, siguro, I could say myth lang talaga. Pero Dok, ito nga, ano ba yung tooth discoloration talaga, Dok? Paano ba to na-identify na meron ka ng tooth discoloration? So, ang tooth discoloration, ito yung tinatawag na paninilaw. O pagbabago ng kulay ng ngipin, hindi lang paninilaw, pwedeng meron ding pangingiti, nagiging brown, iba nga parang grayish, purplish. So, may mga kaso o marami nagtatanong tungkol doon sa pagkakaroon ng tooth discoloration. So, yun yung pag-usapan natin ngayon. Okay. Mm-hmm. Ano po, may mga types ba po yan? Yung mga tooth discoloration, yung mga nagkukos, bakit ba nagkakaroon tayo yung tooth discoloration po na yan? Thank you sa pagtanong. No? May dalawang uri. Pwede nating i-divide yung tooth discoloration into two. May tinatawag namin is extrinsic discoloration at tinatawag na intrinsic. So kapag sinabing extrinsic discoloration, ito yung discoloration because of outside factors. So ang naapektuhan lang nito yung outside ng ngipin, outside surface ng ngipin. Ang most common factors nito ay yung mga kinakain natin o iniinom natin. Kung mahilig uminom ng kape, tea. Mga colored foods. May mga nagnangangaduk, no? Nagnangangang. Grabe. Yan, mga outside yan. Nag-smoke. Mm-hmm. So, ito usually ang mga kulay na nangipin na brownish. Yung mga yung mga artificial na coloring sa mga food, yun nakaka-apekto. Oo, nakaka-apekto yun. Yung madalas, kunyari yung food mo, masyadong, yung sauce niya ay masyadong makulay, no? Nakaka-apekto siya. Nagkakakos siya ng tooth discoloration. At yung mga bagay na yun, tinatawag na extrinsic tooth discoloration. Meron naman tinatawag na intrinsic. So, sa salita pa lang na in, ibig sabihin sa loob. So, nanggagaling siya sa loob ng ngipin. Yung discoloration coming from the inside. Usually, ang mga factors na to, kapag sinabing intrinsic discoloration, yung causes niya unavoidable. Like, unlike yung extrinsic, pwedeng avoid yung cause. Like, iwasan mo lang kumain o uminom ng mga makulay na pagkain at inumin. Itong intrinsic factors o discoloration na to, ang causes niya unavoidable kasi pwedeng dahil sa certain disease, may sakit. So yung usually merong liver disease, o genes, no? Nasa gene, nasa lahi nyo talaga na madilaw. Tapos isa pa ay meron na ba kayo narinig na yung bata, nung lumaki siya, nagkaroon siyang permanent teeth, tumubo yung ngipin niya na maitim na. Kaya brown na. Merong isang tinatawag ng intrinsic factor siya kasi malamang pwedeng tanungin ang history nung bata, nung pasyente, nung ikaw ba ay bata pa, nung kung saan yung permanent tooth mo nung na-forming pala siya sa loob ng iyong mouth ay nagkaroon ka ng sakit na kailangan uminom ng gamot at yung antibiotic, lalo kung antibiotic may content ng tetracycline, doxycycline. So, nakaka-apekto yun sa tooth formation. So, kapag tumubo, nabalitan na yung baby to tumubo, iba na yung kulay ng ngipin. Maaring yun ang cause. Pag ganun, Dok, ano po yun? Sira, ano na siya? Sira siya o talagang color lang? Pero matibay pa rin? Pwedeng color lang siya. Pero hindi naman nakakompromiso, Dok, yung tibay o yung function ng teeth. Ang nagiging concern na nun, cosmetic concern, kasi nga naman, pag nag-smile, iba yung kulay ng ngipin. Blackish siya.
So yun yung mga tinatawag na intrinsic discoloration. Okay. Pero Doc, yung condition po na binanggit niyo, yung sa mga bata po, ano po usually yung nagiging parang cause po nun? Ano pong sakit po, Doc? Hindi ko masabi kung ano yung mismong sakit. No, kasi depende yun sa doktor na kung ano yung binigay. Pero ang pagbibigay ng tetracycline ngayon, o doxycycline, very, ano na, bihira na. Mm-hmm. Bihira naman na siya. Siguro kaya less na o hindi nyo na halos naririnig yung ganong case. Doc, may question ako kasi naalala ko po na meron akong pinsan na kinakabitan po siya ng silver na ano? A silver crown. Opo. Para saan po ba yun? Para po ba yun sa tooth discoloration or para sa tibay po ng ngipin? Actually, ang silver crowns, ito yung nilalagay sa mga, sa pangbata lang opo, to. No? Pangbata lang siya. Dahil sira na yung ngipin ng bata. Opo. Tapos hindi na enough na pastahan ito. So, laging kunyari, pag pinastahan, laging natatanggal. Mm-hmm. Ang kailangan ng gawing restoration dun is through the silver crown para ma-maintain yung tamang space required para dun sa tutubong kapalit na permanent. So, wala po siyang connection po sa naman. Discoloration na parang, ano, para ma-maintain lang yung ganda ng ngipin po ng bata. Pero Doc, dahil napapag-usapan na natin itong discoloration, meron po bang cases na may natitreat siya, natatanggal naman yung discoloration, pero meron po ba ng mga cases na hindi na talaga siya matatanggal, ganyan na yung kulay? Siguro mostly kapag genetics, hindi na natatanggal yun. Pwede yung siguro, ganito kasi siya, no? May mga layers ng ngipin. Mm-hmm. So sa unang layer ng ngipin, tinatawag natin itong enamel. Ito yung unang layer na naapekto na extrinsic factors, yung mga depende sa iniinom at nakain. Mm-hmm. Kapag yun lang ang factor, natatanggal yun. Sa pamamagitan ng tamang oral hygiene, tamang pagtutoothbrush, flossing, okay, pag-iwas sa mga colored foods, colored drinks, ganyan. Also, proper dental cleaning, professional dental cleaning sa clinic, sa isang dental clinic. Teeth whitening, okay, so natatanggal yun doon. Yung mga intrinsic factors, yun ang medyo mahirap tanggalin. Saka lalo na kung isa pa yung parang mumukhang gray na yung ngipin, ito ay cause na kapag patay na yung ngipin. Kung naalala nyo na pag-usapan natin dahil sa root canal, kapag ang isang ngipin kailangan ng root canal, isang sign niya ay nag-iba na yung kulay ng ngipin, naging grayish na siya. So kapag ganun, after root canal at gray na before mag-start, gray pa rin yun pagkatapos. So, ang gagawin na through that, para for aesthetic purpose, cosmetic purpose, like napag-usapan natin, pwede siyang i-crown. Okay. Dental crown. O yung iba naman, pwede ding, kung hindi na nakuha ng teeth whitening, hindi na nakuha ng proper toothbrushing, okay, naiwasan naman na lahat. Kung bukod sa crown, pwede din lalagay ng dental banding or filling, o kaya naman bini-veneers. So, kapag sinabi ba na meron ng tooth discoloration, pati po ba yung ginagamit ng mga toothpaste ng mga pasyente na may ganito, nagbinabago rin po ba? Or yung regular toothpaste, pwede pa rin po nilang gamitin? Or dapat may ganitong halo yung toothpaste mo para mas maganda yung effect ng mga ganun po ba? Actually, merong mga ano, sabi nyo, di ba meron ka narinig na whitening toothpaste? Opo. Yes. Mga ganyan. Lagay mo doon ng baking soda, yung mga ganun. Di ba, ang magandang tulong sa pagpapaputi ng ngipin is bukod sa proper hygiene, patamang pagtutoothbrush, ay teeth whitening.